Hello, nakikita ninyo itong bilog na ito? Akala nyo boko, di ba? Kung gusto nyo malaman, panoorin nyo ang akin YouTube. Kaya kung bago pa lang sa akin channel, ay mag-subscribe ka na para naman maging masaya ang ating panonood. Kaya let's go! Magandang umaga po sa inyong lahat. Halika, samahan ako ninyo para makita ninyo kung ano itong mga tinutukoy ko sa inyo. Napapansin nyo ba kung anong uri ito ng puno? Ito ay, kung makikita nyo, para po silang mga bola o kaya ay mga uri ng mga niyog. Hindi nyo ba alam na ito isang malaking uri ng mga bungang kahoy at itong tinatawag na miracle fruit? Yes, tama kayo. Ang miracle fruit na ito ay isang uri ng gamot at mabisang mabisa ito sa ating mga sakit. At mayaman ito sa vitamin C, lysine, flavonols, at saka mayroon itong antioxidant, antibacterial, at anti-cancer. Isipin nyo, kaya-kaya nitong gamutin ang ating mga sakit? At ito talaga ang ating pong punong miracle fruit ay nagmula sa bansang West Africa. At ang gusto nito ng mga season ay subtropical at tropical para sila ang mabuhay. Pero tamang-tama, dito sa Pilipinas ay gustong-gusto nila ang ating klima dahil sa tropical tayo. At kung isipin ninyo, itong miracle fruit ay napakarami at hitik na hitik sa bunga. Diba? At talaga namang mamamangha ka sa ganda nito at saka sa bunga nito dahil bilog na bilog, berding-berde at makinis na makinis ang kanyang mga bunga. Kung inyo makikita naman, napakagrabe, di ba? Kung inyo pagmasa ng kanyang dahon, parang makintab at talaga namang makikita mo talagang herbal na herbal talaga siya. At ito po'y magandang gamot po sa ating katawan at akmang-akma kapag may sakit po tayo nito. Dahil herbal nga po siya at hindi tayo mag-alinlangan sa pagiinom dahil marami na rin pong sumubok na uminom nito at marami na rin pong napagaling ang itong gamot na ito. At talaga namang miracle talaga siya dahil sa ibang tao ay malaking tulong ito at kayang magpagaling ng mga malulubhang sakit. At kung makikita nyo naman po talaga ang kanyang mga puno o sanga ay talaga namang napakalaki at talaga namang nagkakabit-kabit ang mga bunga ng miracle fruit na ito. At hindi basta-basta ito makikita sa ibang bansa. Depende lamang ito kung ito ay nasa tropical tsaka subtropical ka nga, sabi nila. At ito ay marami yan sa bansang Pilipinas. At dito po yan sa Cebu and Romblon ay marami po yan. Kita nyo naman, napakaganda diba ng bunga at talagang hindi maghihinayang mag-alaga dahil sa bunga pa lang ay hitik na at kung magusto niya po yung lupa, talaga namang bibigay po siya ng magandang bunga. At ito'y mabisa po itong yun nga, panlunas sa ating katawan at maganda rin pala siya maging halaman sa ating bakuran, di ba? Kasi bukod sa maraming bunga at bukod din siya nagbibigay siya ng pagaling sa ating katawan, eh pwede rin ba itong gawing mga ornamental plants, di ba? Kung yung makikita siya, napakagandang pagmasdan dahil parang mga buko lang na nagsasabit-sabit sa kanilang mga sanga. At napakagandang pagmasdan dahil ang lalaki ng mga bunga talaga. Hindi ka manghihinayang sa tanim nito dahil marami pala itong pakinabang sa ating katawan. Kaya, pwedeng-pwede tayo magtanim ng miracle fruit. Kasi, ang sabi nila, ang sanga daw ay pwedeng itanim. So mag-try nga tayo nito sa ating bakuran at baka naman itumubo ito. O kaya naman eh, yung buto i-try natin dahil magsusubok pa lang tayo ngayon kung talaga ay okay at tutubo sa ating bakuran dahil ang lupa dito naman sa ating probinsya ay okay naman. Depende na lamang to sa pag-aalaga. Kaya maraming salamat sa inyong panonood ng aking video and God bless.